pag naubos mo na lang, wala na yung buto, nangat-ngat-ngat-ngatin mo na lang. Hirap talaga mag-bookbang kasi ganun kasi takabang kumakain. Look. Love it! Before anything else, gusto ko lang mag-thank you sa mga lahat na nanood last week sa aming live stream with Kuya Julius, and I hope na somehow talaga na enlighten kayo. So this is our part 2 of Q&A plus mukbang. As you can see, may mga food na naman tayo right in front of me and in front of you. Char! Yung nagbigay sa akin ng food is yung Tasty Wings. For sure, alam niyo na yung Tasty Wings. Sikat na sikat to. Maraming silang branches all over the world. Pero sa Pasig pa lang yung branch nila. Turo ko muna sa inyo kung paano kumain ng wings. Yan, so the first thing is you have to shake it. Tatanggalin mo yung two bones. Tapos meron pang isa. Yon. Tapos ganun lang kadali. Guys, isa na siyang free flowing wing. That's it. Pag naubos mo na, wala na yung buto. Nangat-ngat-ngat-ngatin mo na lang. Hirap talaga mag-bookbang kasi takabang kumakain. Let's get the Q&A started. Bakit po may Korean goodies pero walang Korean baddies? Asking for a friend. Asking for a friend. Para dyan sa friend mo na maraming time mag-isip ng mga ganyang klaseng question. Hindi ko rin alam. Alam mo, sa totoo lang, nung nabasa ko yung tanong ni Layla na, ganyan nag-buffer ako, tinanong ko nga sa, tinanong ko siya, what do you mean? Kung papapiliin ka, anong mga choices gusto mo? Ang gagaling na lang mga kaibigan ko. Eto, seryoso na. What's your favorite local movie and why? Sa Simihan, like, 3 times ko siya pinanood yung 4 Sisters in a Wedding. Sorry, very classic. Yun lang talaga. Yun na. K-drama recoms. Dito na lang kasi hindi talaga ako mahilig sa K-drama sa totoo lang. Na-mention ko rin yun nung part 1. Pero pa-flash ko dito yung mga nire-recommend sa akin ng mahilig manood ng K-drama na si Pat De Vera ng Foodie Trippin. Sinong fave and least fave mong disciple? Char. Ikaw yung least fave ko, Julel. Love ko lahat kasi na-appreciate ko kayo. Love you all, gorgeouses. Sinong favorite pinsan? That's a wonderful question. Bago siguro ako magsabi ng favorite pinsan ko, gusto ko lang malaman ng mga tao na nanonood na yung tanong na binigay ni Danilo is napakahirap dahil 22 kami magpipinsan. Sa side pa lang yun ang lola ko. 11 sila magkakapatid. At alam mo, Danilo, kung ano pa nagpapahirap dyan sa pagsagot sa tanong mo, nandito sila ngayon, inaabangan nila yung sagot ko. Hindi ako makasagot. Baba, parang kagaya ng flavor ng Tasty Wings. Kapag easy lang, parang ano lang, yung day mo is swak-swak lang ganyan. Parang sa akin talaga honey garlic eh. Di ba yung mga ganung time moments, kapag meron kang issue na ganito yung issue mo, may certain person ka na gustong kausapin. For that eh. Parang hindi talaga, nag-aalisa na sila isa-isa. Basically, mahirap kasi yung question. Matagal ang favorite. Love ko sila lahat. Love you all! Favorite mong kapatid? Alam mo, Danilo rin, dahil ang dami mong tanong. Yung favorite kong kapatid, yung favorite mong ex. Hindi ko ka-cut yun. Alam mo, ha? Wala akong favorite din na kapatid. Alam nyo, love na love ko talaga yung mga kapatid ko, kahit hindi halata ng ate ko. Pero kasi, I love them talaga eh, all of them eh. Sabi nga nung nanay and 4 Sisters, I love you all the same. Oh, wala rin. Anong mas masarap? Samgyupsalamat or romantic body? Siguro yung mas masarap, yung chicken ni Joy. Mas gusto ko yung cheese at mas gusto ko rin yung meat ng samgyupsalamat. Next. Sabi ko sa mga gusto ko. From Paolo Gala. Sa dinami-daming looks na ginawa ko sa'yo, anong pinaka-favorite? Siguro yung wala masyado makeup. Char! Yung kapal! Ayan o. Kita niyo yung picture. Sobrang swabe niyan. 10 minutes mo lang ginawa sa akin yan. Tapos orange tones tayo. Tapos wala masyadong foundation. Kasi nga, yan din yung time na okay din yung skin ko. So, yun yung pinakagusto. How do you know if he's the one? Chos. What's your interior
sign peg? Siguro Victorian. Dejo, hindi ko alam yung Victorian. Siguro minimalist pa din. Pero more on yung shade, kung ano yung pantone ng vlog ko. Paano po maging influencer katulad? Sana po mapansin niyo po. Ano, alam mo naman, gabi-gabi nga magka-chat eh. Pero anyway, sa totoo lang, hindi ko pa naman nakoconsider yung sarili ko na talaga yung influencer the way the world describes what an influencer is, na maraming followers. Konti lang naman followers ko, konti lang din yung subscribers ko and views ko. Pero kung sa influencer, the way ko siya dinidefine and the way din dinidefine ng Bible, wherein yun nga being salt and light of the world, when you already have Christ in your life, pwede ka talaga may influencer. Actually, even wala ka pang Christ in your life, eh, lahat tayo, influencer tayo, kahit may isa lang tayo na influensyahan, whether good or bad. So, kailangan talaga maging careful tayo in, ano, sa lahat naman ginagawa natin, even in the way we post. Guilty rin ako dyan, ha? Hindi ako perfect dyan. Dami ko na pagkakamali dyan. Ano yung pinaka-happy memory or memories mo nung college? Siguro yung favorite memory sa akin, Cherry, nung kapag tumatambay tayo sa dorm mo, tapos nag-aantay lang tayo ng next subject, ganun. Ang saya nun, parang wala tayong mga problema sa buhay. Yung God Genie, yung Three Idiots, doon namin yun napanood. Yung mga epic na movies. Pero napaka-chill natin nun, to the point na dami natin inulit na subject. Ano po ang masasabi nyo sa mga may ka-MU na kabataan ngayong GCQ? Masasabi ko lang, di ba nag-invest ka ng time, nag-invest ka ng emotion, dyan sa hindi mo pa like, hindi mo pa siya husband, hindi mo pa siya wife, ganyan. Pero kailangan mo na kasi i-process kung worth it ba. But at the end of the day, it's really what God wants you to do. Things or ano yung kailangan mo prioritize as of the moment. Salted egg for the win. Isa to sa mga favorites ko. Sino yung crush mo? Sino yung crush mo? Sabi ng papa ko, ano? Kahit daw anong mangyari, wag ko daw pagkakalat kung sino yung crush ko. At in, sobrang hard rule sa kanya. Lalo doon sa mga kaklase kasi kahit anong mangyari daw, ano daw yun, marireveal daw talaga. So, hindi ko yun na-apply. Basically, hindi ko na-apply yun ng mga elementary, high school, college, even after nung kong graduate. So, parang nakita ko nga, even now, pero ang point lang, at least ngayon, sinasabi ko sa mga ibang tao na konti lang sila, mga 30, 34. Hindi, ang point ko lang, nakita ko nga yung effect nun, di ba? Hindi ko sinunod yung tatay ko, yung parang, ha? Sana, importante alam yung normal na tao ako, may crush ako. Sino yung celebrity crush? Celebrity crush, John Lloyd pa rin. Wala pa rin tatalo kay John Lloyd. Sana nga magka-movie siya ulit. What is something you had to give up that you found hard to do but was for your own? Alam mo, Arian, Aki, for me, sobrang hirap talaga i-give up ng fats. For me talaga yung pagpapapayat. So, please pray for me na makaresume ako. Mahal ka or mahal mo? Mahal ko. Kasi mamahalin niya rin ako. Na-jaw na! Mahal ko parang, pero paano nga kung di ka mahal eh, diba? Yung kasi yun eh. Yun yung point ng question na yan eh. What made you? Actually, na-explain ko siya in a way dun sa ano eh. Sa video ko na Passion and Calling. You can go check it out. With the situation right now, daming tanong na si Madeline yan, ha? Was there a time that you questioned why you said yes to full-time again? Wala naman, by God's grace. Parang mas na-unfold nga eh yung mystery kung bakit si God kinall niya ako such a time as this. Paano mo masasabi na siya na si God's best? How to know if he is the one? Nakakatawa kasi tinanong niyo yan sa akin, tapos di ba ako kasal, di ba? Siguro to base na lang to sa mga narinig ko, natutunan ko, ha? Sabi nila, you'll know daw kapag God's best mo yung God's best mo. Kapag kinasal na kayo. Kapag dumating na kayo sa ganung point. Kung paano mo malalaman kung paano kayo darating sa point na kakasal na kayo, hindi ako makasagot kasi di ba wala pa ako sa ganung point. By the way, I'm eating the buffalo flavor of Tasty Wings. Ang sarap niya kasi sakto lang yung anghang niya. Pero I believe you can also request kung gusto mong pangdagdag yung anghang or bawasan. Isa to sa mga bestsellers nila. Ano yung pinaka gusto mong ginagawa this quarantine? Ito.
living the vlogger life. Dejo. Kapal. Siguro doing campus ministry. Sorry kung cliche, pero that's what I do talaga. Tsaka more time kasi talaga to spend with God din dahil stay ka lang at home. Next. From Clevin Conde lang malakas. Nagsingit ka pa ng tanong, ha? How are you as a sister? I'm the best one. I'm the best one. I'm the best you could ever have. Yeah, feeling ko, kung si ate yung sasagot nito, inis siya sa akin, ganyan. Kasi, may mga moments na yung schedule namin, pagkakausapin ko siya, siya busy. So, ayaw niya akong kausapin. Pag siya naman yung kakausap sa akin, ako naman yung busy. So, nagkakabusitan kami lately. Pero at least, diba, di mo? Siya yung may-ari ng Tasty Wings pala, by the way, ito. Kala mo naman sino nag-contact na, uy, may mumukbang. From Franzel Cayona. Wait, parang Royce to ha, yung matcha. Anyway, sorry. Okay. Hi ate, I know hindi niyo po ako kilala. What age po kayo nag-start mag-date ng Digo? Godless po. Fit-fit mo talaga, Franzel. Actually, nung tinanong niya to, hindi pa kami nagkaka-chat, pero mga kahapon, nung nag-post kasi ako ng video, ng vlog, nag-doon kami nag-start magka-chat, so natutuwa ako sa kanya. So, Franzel, just to share to you and to everyone who's watching, I started leading my small group when I was a young girl. Nalala ko na naman yung song na yun. When I was 14, mga ganun, 2008 eh. Latter part of 2008. Tapos, ibang-iba dati, kung magdi-disciple ka before, sa time ngayon, magdi-disciple ka, wherein ang dami ng materials. So before, bala ka sa buhay mo, bala yung disciple. Pero siguro gusto ko na rin magbigay ng advice, ng tip when it comes to discipleship, na consistency is key talaga. Parang talagang consistent lang talaga na mini-meet weekly. Kahit isa lang yung a-attend, kahit dalawa lang yung a-attend. So yun, I encourage you, everyone who's watching, potential leaders or potential big group leaders or discipleship group leaders, na press on. Continue to do the great work. Kasi, God will always be with us, even to the end of the age. Thank you so much, Tasty Wings, for giving me all these wings. And even yung truffles. Coffee, which is one of my faves. Matcha, which is my fave. Talaga, lahat na lang. In general, hindi ako fan ng choco milk. But to my surprise, when I first tried this, masarapan ako. And kimchi and all the sauces on the side. Appreciate this. Sobrang sarap talaga ito. Hindi kayo magre-regret. Lalo na yung mga taga-Pasig dyan. Taga Metro Manila. May time. Ate, ano ba pinakamalayo na nag-deliver kayo? Bulacan? Grabe yung Bulacan. Diba? May La Union. Hindi. Actually, hindi siya nag-charot doon. Totoo talaga na nag-deliver sila sa La Union. Like 2 weeks ago, no, te? Grabe talaga. Paano may pinsan kasi kami nandun? Pero ang point ko lang, ganun siya kasarap. To the point na kinikrave nung pinsan namin, nung nagkataon na may umuwi dito. Talagang in special request talaga na magpadala ng Tasty Wings din. Umorder sila ng Tasty Wings. Imagine! Lahat yan makikita nyo kung magkano sa kanilang page. Nasa description box below. And yun, I hope na we can continue to support them. Even naman yung mga nearby local businesses or small businesses around you. I hope na yun muna yung mga sinusuportahan natin. Lalo na ngayong ECQ, diba? Pandemic or ngayong lockdown. That's all for today. Thank you for watching. There is hope in Jesus. Always remember that. God bless everyone!